Arestado ang dalawang suspect matapos ang pamimiki umano ng mga PWID sa Maynila. Ang detalye na kay Karen De Guzman. Karen, magandang morning. Magandang morning, Tito Jeffs. Nahuli nga ng mga operatiba ang dalawang suspect na nagpamimiki umano ng PWID sa Tondo matapos magreklamo ang Manila Department of Social Welfare. Sa entrapment operation video na ito ng MPD Smart, makikita ang pag-abot ng lalaki ng peking PWD-ID sa isang pulis na nagpanggap na pusher buyer. Agad inaresto ang suspect at saka itinuro ang bahay ng kasabwat kung saan ginagawa ang mga peking ID. Naaktuhan ng mga pulis ang babaeng suspect na nag-iimprenta pa ng mga ID at tumambad sa kanila ang daang-daang blankong identification cards. Nasamsam din ang isang printer, typewriter at laminator machine na ginagamit sa modus ng mga suspect. Ayon sa pulisya, talamak talaga ang bentahan ng mga peking PWD-ID sa lungsod na inaalok online sa halagang 1,500 piso. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang mga suspect. Oh, almost the same eh. Malalaman lang natin peking ito pagka pinagawa mo sa labas. Nung tax ng government, yan yung number one maapektuhan. Kasi nakakagamit sila ng discount eh. So, mas marami yung mawawala sa government natin. Tito Jeff, mahaharap ang dalawang suspect sa mga kasong falsification of documents at manufacture and possession of instruments. Maaari rin makasuhan ang mga taong mauhuli na nagpapagawa at gumagamit nga ng mga peking PWD-ID. Tito Jeff. Karen, ano yung mga kapansin-pansin na kaibahan ng peking mga card na ito kumpara doon sa totoong PWD-ID sa Maynila? Tito Jeff, nakita nga natin yung peking PWD-ID, halos wala itong pinagkaiba doon sa original o yung valid na ID dahil kuwang-kuha, ultimo yung disenyo, yung mga logo at meron din itong serial number. Kaya naman pinag-iingat yung mga establishments nga na baka mapeke sila at magamit, maabuso itong paggamit ng PWD-ID. Kaya naman sa ngayon ay nananawagan din ang Manila LGU sa publiko na huwag tangkilikin yung mga ganitong gawain para naman hindi rin maapektuhan yung buwis na sana'y binabayaran dito sa lungsod. O pero kung ganun, Karen, kung sabi mong mahirap makita yung pagkakaiba, anong tugon ng Manila LGU para masolusyonan yan? Lalo't nabanggit mo rin na talamak at matagal nang nangyayari ang bentahan na ito online. Meron ba silang pwedeng gawin para matiyak na mas mahirap mapeke yung mga napakahalagang ID na ito? Sa ngayon, Tito Jeff, ay hinihintay pa natin yung kanilang pahayag mula nga doon sa Manila LGU. Pero sa pagkakaalam ko, ay may renewal itong mga PWD-ID, 5 taon siya nire-renew. At doon nga sa database nila ay makikita nila kung talaga namang may kapansanan ba talaga itong mga tao na ito. Dahil hindi lamang, Tito Jeff nga, no, hindi lamang yung mga peke ay nagpapagawa. Ultimo yung pagpapagawa ng mga medical clearance or certificate na kinakailangan na para makakuha nga ng PWD-ID, pinipeke rin ng mga residente. Kaya naman, mas papaigtingin pa ng Manila LGU at hinihintay natin yung kanilang panig. Ay, one-stop shop pala ng pagka-fake dyan. Oy, balitaan mo kami, Karen, kung anong sasabihin ng LGU na magiging tugon nila tungkol dito. Maraming salamat, Karen De Guzman.